Ang tunay na karunungan. Paano maging matalino sa harapan ng Diyos? Saan nga nanggagaling ang karunungan at saan ang lugar ng pangunawa? Sapagkat ito'y nakukubli sa mga mata ng lahat ng may buhay at itinatago sa mga ibon ng himpapawid. Ang pagkawasak at kamatayan ay nagsasabi, narinig namin ng aming mga tenga ang kasikatan niyaon, nauunawaan ng Diyos ang daan niyaon, at nalalaman niya ang dako niyaon, sapagkat siya'y tumitingin sa mga wakas ng lupa at nakikita ang silong ng buong langit upang gawin ang bigat para sa hangin at kanyang tinitimbang ang tubig sa pamamagitan ng sukat. Nang siya'y gumawa ng pasya para sa ulan at isang daan para sa kidlat ng kulog, na magkagayoy kanyang nakita at ipinahayag, kanyang inihanda, oo, at siniyasat. At sa tao ay sinabi niya, masdan, ang pagkatakot sa Panginoon, iyon ang karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay pagkaunawa. Job chapter 28 verses 20 to 28. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting kaunawaan silang lahat na nagsisigawa ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Psalm chapter 111 verse 10. Nang magkagayoy nakita ko na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, kung paanong ang liwanag ay humihigit sa kadiliman. Ecclesiastes chapter 2 verse 13. Pinalalakas ng karunungan ang pantas kaysa 10 makapangyarihang lalaki na nasa bayan. Ecclesiastes chapter 7 verse 19. Kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ay ibibigay sa kanya. Ngunit hayaan siyang humingi ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinutulak ng hangin. Sapagkat huwag isipin ng taong iyon na tatanggap siya ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong may dalawang isip ay hindi matatatag sa lahat ng kanyang mga lakad. James chapter 1 verses 5 to 8. Sino ang matalinong tao at may kaalaman sa inyo? Ipakita niya sa mabuting pakikipag-usap ang kanyang mga gawa na may kaamuan ng karunungan. Natapwat ang karunungan na mula sa itaas ay unay dalisay, pagkatapos ay mapayapa, maamo, at madaling pakitunguhan. Puspos ng awa at mabubuting bunga, walang pagtatangi at walang pagkukunwari. James chapter 3 verses 13 and 17. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit hinahamak ng mga mangmang ang karunungan at turo. Proverbs chapter 1 verse 7. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nakakakuha ng unawa. Proverbs chapter 3 verse 13. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at ikukubli mo ang aking mga utos sa iyo, na anupat iyong ikiling ang iyong tenga sa karunungan at ilapat mo ang iyong puso sa kaunawaan. Oo, kung ikaw ay sumisigaw ng kaalaman at itinaas mo ang iyong tinig sa pagkaunawa, kung iyong hahanapin siya na parang tilak at hahanapin mo siya na parang nakatagong mga kayamanan, kung magkagayoy, mauunawaan mo ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at pagkaunawa. Siya'y nag-iimbak ng magaling na karunungan para sa matuwid. Siya'y isang kalasag sa kanila na nagsisilakad ng matuwid. Kanyang iniingatan ang mga landas ng kahatulan at iniingatan ang daan ng kanyang mga banal. Kung magkagayoy, mauunawaan mo ang katuwiran at ang kahatulan
at ang katuwiran. Oo, bawat mabuting landas. Proverbs chapter 2 verses 1 to 9. Kumuha ka ng karunungan. Kumuha ka ng unawa. Huwag mong kalimutan ni humiwalay sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Karunungan ang pangunahing bagay, kaya't kumuha ka ng karunungan. At sa lahat ng iyong nakuha ay kumuha ka ng unawa. Itaas mo siya at itataas ka niya. Dadalhin ka niya sa karangalan pagka iyong niyakap siya. Ibibigay niya sa iyong ulo ang hiyas ng biyaya. Isang korona ng kaluwalhatian ang ibibigay niya sa iyo. Proverbs chapter 4 verses 5 to 9. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay pagkaunawa. Proverbs chapter 9 verse 10. Isang laro sa mangmang ang paggawa ng kasamaan, ngunit ang taong may unawa ay may karunungan. Ang bibig ng matuwid ay naglalabas ng karunungan, ngunit ang suwail na dila ay puputulin. Proverbs chapter 10 verses 23 and 31. Pagka dumarating ang kayabangan, dumarating nga ang kahihiyan, ngunit nasa mapagkumbaba ang karunungan. Siyang walang karunungan ay humahamak sa kanyang kapwa, ngunit ang taong may unawa ay tumatahimik. Proverbs chapter 11 verses 2 and 12. Ang tao ay pupurihin ayon sa kanyang karunungan, ngunit siyang may suwail na puso ay hahamakin. Proverbs chapter 12 verse 8. Sa kayabangan lamang dumarating ang pagtatalo, ngunit ang karunungan ay nasa mabuting pagpapayo. Proverbs chapter 13 verse 10. Ang kamangmangan ay kagalakan sa kanya na walang karunungan, ngunit ang taong may unawa ay lumalakad na matuwid. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. Proverbs chapter 15 verses 21 and 33. Gaano kabuti ang makakuha ng karunungan kaysa sa ginto, at upang makakuha ng unawa sa halip na piliin kaysa sa pilak. Proverbs chapter 16 verse 16. Siyang nakakakuha ng karunungan ay umiibig sa kanyang sariling kaluluwa. Siyang nag-iingat ng kaunawaan ay makakasumpong ng mabuti. Proverbs chapter 19 verse 8. Bilhin ang katotohanan at huwag ipagbili. Gayun din ang karunungan at pagtuturo at pagkaunawa. Proverbs chapter 23 verse 23. Ang umiibig sa karunungan ay nagpapasaya sa kanyang ama, ngunit siyang nakikisama sa mga pokpok ay gumugugol ng kanyang pag-aari. Proverbs chapter 29 verse 3. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang batang pinabayaan sa kanyang sarili ay nagpapahiya sa kanyang ina. Proverbs chapter 29 verse 15.